Tanggapin natin, mas importante ang patubig kaysa sa gamot para sa ating mga halaman. Pag ang kalamansi natin ay hindi nadidiligan, mas kaunti itong mabunga. At sa karaniwang presyo ng kalamansi, na minsan ay bumaba pa pa nga ng 200 piso kada red bag, wala nang kikitain ang magkakalamansi kapag ang bunga ay kakaunti. Isa ito sa dahilan kaya sumusuko ang magkakalamansi. Mababang presyo at kakaunting bunga. Kung gusto nating gawing kabuhayan ang pagkakalamansi, kailangan mag-invest sa magandang irigasyon at patubig. Ang magandang patubig ay magbibigay ng sagana at matimbang ng mga bunga. Ang patubig ay kailangan maging epektibo. Ngunit ang patubig na karaniwang ginagawa ng magsasaka ay hindi epektibo. Ang patubig na nakasalalay lang sa kanal na dadaanan ng tubig ay talo. Ang tubig ay nawawala habang dumadaan sa kanal, lalo na kung tuyo ang lupa. Mayroon pa nga pagkakataon na nawawala ng tubig sa reservoir o tubig sa ilalim ng ating makina bago makaabot sa pinakadulo. Ano ang pwede nating gawin para maging epektibo ang ating pagpapatubig? Una, ilagay ang makina sa gitna ng bukid. Sa ganitong paraan, mas madaling maabot ng tubig ang pinakadulo. Pangalawa, kalimutan ang paggamit ng kanal. Irekta ang ating makina at bibig ng ating pump sa ating piping system. Pangatlo, alamin kung saan ang pinakamahirap na abutin ng tubig. Hindi magandang asahan ang mga tauhan para gumamit ng timba para lang abutin ang matataas na lugar. Pang-apat, maglagay ng DDoS na PVC pipes papunta sa mga lugar na mahirap abutan ng tubig. Sa kada 45 metros na layo ay kailangan ng labasan ng tubig. Huwag gagamit ng sewerage pipes, hindi nito kakayanin ang pressure. Panglima, maglagay ng mga control sa kada labasan katulad ng ball valve para makontrol kung saan ang didiligan. Pang-anim, ayusin ang patubig para hindi lang dinadaanan ng tubig ang halaman. Dapat ang kalamansi natin ay hindi dinadaanan lang ng tubig. Ito dapat ay iniikutan ng tubig. Gumawa ng kanal para ikutan ang buong kalamansi. Ang kanal ay dapat nasa drip line o canopy ng halaman. Pang-pito, baguhin ang kanal habang lumalaki ang halaman dahil ang tubig ay para sa ugat, hindi sa puno. Pang-walo, kung malalim ang lugar ng kalamansi natin, huwag itong tatambakan ng lupa para lang huwag mabasa ang puno. Mas magkakaproblema tayo dahil magkakaugat ito sa taas ng kwelyo at masasakal ang ating kalamansi. Pang-siyam, i-cultivate o gumamit ng piko o kasarol sa paikot ng halaman kung hirap ang lupa na kumuha ng tubig dahil sa lubhang pagkakatuyo. Tagtuyot na mga ka-sideline, gumawa tayo ng paraan para hindi mahirapan ang ating mga kalamansi sa tagtuyot. Ito po ang inyong lingkod, Mang K, tayo ng magsideline.ph. Umilo sa tumuklas ng bahay.